Okay guys, welcome to Ate Custom Vlog. Guys, ang papakita natin, nabigyan natin ng pag-asa ang may-ari itong Starrix na ito dahil pakiramdam niya, luma na yung Starrix niya, hindi niya alam ang gagawin. So sa mga guys out there na merong 2008 Starrix to moving to the modelo, ito ang gusto kong pakita sa inyo. So guys, ang owner na papakilala ko yun ay very sikat na vlogger na si Simon Says Vlog. What's up guys? Boss Atoy! Grabe, pangarap kayo makasama sa vlog mo na yun dito na. Yeah. Grabe, nakatawa. And sobrang grateful ako for this opportunity. Alam niyo naman, sobrang tiwala talaga ako sa inyo when it comes to, you know, customization ng kotse guys. Pinaka the best talaga si Boss Atoy. And guys, tandaan nyo, yung ano, van ko talaga ay sobrang luma na, second hand, and sobrang ano na talaga, parang mabubulok na eh. Pero dahil kay Boss Atoy, grabe, may pag-asa talaga. Oh, okay, bago natin buksan na, sa mga may Starrix, yung kay Simon naman, talagang maganda pa yung engine niya, maganda pa yung body niya, talagang hindi mo lang may iwasan yung mga interior, talagang madumi na. Sira talaga din eh. Oh, so ito, nirefresh natin. So, it's all original pa rin, pero panuorin natin. So, Simon, kumahanda ka na. Ito without na. Without further ado, guys, welcome to Simon Says Vlog Van! Ayan! Yes! So, guys, Simon, pag magkita mo, isa-isayin natin, ha? Unahin ko muna yung harapan. Yung harapan, Ayan. Okay. Yung upuan ay original pa rin. Ginawa lang natin fluffier. Para lang kung nagmamaneho ka, or kasama mo si Sarah, yun, komportable kayo. Kung may driver naman kayo, komportable rin kayo sa likod. Mm. Pero ang ginawa lang natin, yung original na Starrix na butas-butas na, mm-mm, na upholstery na kahit anong linis mo, hindi na malilinis. Totoo. Binago na natin. So, moving forward to the second row. Perfection. So, maraming tatanong, sabi mo sa akin, Simon, medyo budgeted ka. Hindi mo pa kaya palitan ng captain seats sa mga imported or yung mga brandy. So, ginawa namin ni Simon, nag-isip kami, yung lumang upuan niya, in-upgrade namin. So, ginawa namin high back. So, itong high back na magiging komportable nito, at the same time, yung foam mo, Simon, lucky, pinalitan na natin para maging ating customs foam na to na gawa namin ni Eurotech para maging komportable. Ang ganda naman. Sobrang high quality, guys. Diba? As you can see, iba siya in person. Pag nakita mo siya in person, parang ano talaga, pang class talaga. And pa, sobrang ganda. Let's check it out. So, guys, si Simon, sarado ko yung pinto, ah. Okay. Ito sa akin ni Simon, sabi niya ano pa pwedeng i-improve dito. Mm-hmm. So Simon, itong ginawa natin, itong ginawa nating accent light, hindi ko ginagawang normal 'to. Siguro ikaw at saka si Nico pa lang ang ginawa ko ng accent light na 'to, then kasi gustong-gusto nila Simon magkaroon ng gusto ko look na medyo lively. So pinilit namin ilagay itong accent 'to para gumanda, tapos yung ceiling niya, mm-hmm, binalutan namin ulit ng panibagong upholstery para magmukha siyang brand new. Mm. So itong upuan na to, wow, original pa rin, so may jump seat ka at nabubuksan mo siya ng ganyan. Mm. And maganda kasi nga, 3-seater here. So 3-3-3, 9-seaters. Simon, may sabi pa ako sa'yo. Yung gitna mo na jump seat na yan, pwede pa siya gawing lamesa or tapakan. Ay, wow. Gagawin natin ganyan, pipindutin mo siya. Uy, cool! So, pag kumakain ka, hindi mo na kailangan ng table. So, narimig pagkain mo dyan, nakaupo dito. Grabe. Para ka ng hari kumakain. Chibog time agad, Justine. Yung question mo naman na, akala rin ni Simon, hindi na umiikot tong upuan niya na original. Mm-hmm. So, sabi ko, umiikot to. So, tuturuan ko pa lang si Simon paano gamitin. Nagulat ako, guys, eh. Akala ko talaga hindi umiikot to. Parang stable na siya, pero yeah, hindi. Ang may unang gagawin dito, sit upright mo siya. Sa sit upright mo, meron siyang pindutan dito sa gitna. Sa gitna? Oh, ito, I see. Pindut mo yung gitna na yan. Naiikot na siya. Ang cool! Alam mo, maraming may Starrix owners na hindi nila alam paano paikutin. Pero lahat pa lang Starrix, meron pa lang ikot talaga. Basta may jump seat, umiikot talaga. Yung second row ng mga CVX, hindi siya umiikot. Tapos, ang next na ginawa naman ni Simon is itong upuan sa likod. Mm-mm. Again, sa mga medyo nagbabudget, hindi maganda rin ay high back. Pero sa case na ginawa ni Simon, ginawa niya more practical kasi gusto pa rin niya, ito pa rin yung original yung look, fluffier lang. So pag naka-relax siya, pwede na rin ipatong yung... Sarap! Teka, madumihan. Hindi, okay lang. Ikaw pa, boss. So, pero, ang isa pang ginawa natin functional, nilagyan lang natin ng mga saksakan. Okay, pura saksakan.
bakit ang liwanag natin ngayon because of this ilaw. Totoo nga kasi, guys, yung ano yung van ko talaga dati, yung second hand, wala talagang ilaw. And nagulat ako para nasa airplane tayo ngayon. Kasi ang daming ilaw, napaka-live, yung sarap mag-vlog dito. Perfect na perfect talaga. Tapos yung, since kung malolobot sila or sa laptop nila, gumawa rin tayo sa akin na 220 at saka yung USB port. Nowadays, yung mga nagko-customize, very normal na yung may saksakan. Pero since itong Starex kasi natin, medyo hindi siya yung mga brand new na, na model. So, sa mga old version, wala pang mga saksakan, which is very normal naman. So, nothing to, bakit wala to? Hindi, lahat naman yan, kaya natin gawa ng paraan. Totoo. Diba? So, ito, pati ito pa, lastly, etong di ba karami ng Starex nag-aagawan yung mga owner na gustong umupo sa harapan, nag-aagawan. Dahil itong likod na upuan, hindi siya na-recline. So, ang ginawa natin sa'yo, Simon, itong recline. Upuan natin, ginawa natin recline. Yun! Ang cool. Which is hindi normal. Like ko sinasabi sa client, minomodify lang natin. So, yung hawakan mo ng recliner, hindi siya hindi siya ganun ka-perfect as original kasi minomodify lang natin. Pero good news niyan, yan. Oh. Wow! Actually, astig! Ang relaxing naman, di ba? Perfect talaga dito magpa-rest. So, parang yan yung... So, kahit gusto mong i-sit upright, ito siya. So, ito na yung may lock niya. So, ito yung pinaka-comfortable kasi diba yung Starex, pagka original niya, nakaganyan eh. Ito medyo naka-slouch siya ng konti. So, maluwagan na. So, Simon, I hope hindi kita papabahin itong video natin. Pero pinakita ko lang sa mga viewers natin na kahit na luma? Meron pang Starex, not really luma. It's second hand. Ito kasi kay Simon, it's 2015 or 2016? I think it's 2015. Hindi pa rin siya ganun kaluma. Pero even though you have a 2008 Starex, still kaya pa rin gawin ganitong setup. Nothing is impossible, guys, di ba? Totoo nga yun. Nothing is impossible. Basta pag may Atoy Custom, grabe, mapaganda, magiging high quality, and grabe, magiging the best van ever talaga. And nagutaw kasi yung flooring natin. Yeah. It's not like any other. Sobrang ano niya, wooden type na siya. Baga pa rin sa vinyl flooring, so wash and wipe ka na, wala ka na masyado maintenance. Pag natapon, pwede mo siyang i-wipe easily. Kasi yung iba kasi parang nagmamarka kasi talaga. Yes. And ang hirap lang ang labahan. At saka buwabaho pagka-carpet. So, itong pinapakita natin is parang it's a very functional setup at saka very affordable setup itong ginawa natin itong sa van mo. Sobrang modernized na nga, and to be honest, I love it. Parang sarap mag-content talaga dito. Naku, marami tayong TikToks at marami tayong vlogs dito kasama si Boss Ato. Yabangan yun kay Energy. So, Simon, again, I want to thank you for trusting Atoy Customs for your van. At saka sana mag-enjoy kini Sarah, lalo na yung baby. Sobrang thankful ako talaga sa Atoy Custom, guys. Kung i-read ko to, it's a solid 10 out of 10. Sobrang the best. And sobrang satisfied ako as a customer. Sobrang worth the money talaga. Yung improvement para sa car. Di mo kailangan bumili ng bagong kotse. Kailangan mo lang with a touch of Atoy Custom. Sobrang happy ako. Thank you so much, boss. Okay. Thank you, Simon. Guys, eto. God bless. Like ko sinasabi. Always remember, Jesus loves you and God bless. Yeah! Let's go!